Inungkat ng gobernador ng Bulacan ang sirang gate ng Bustos Dam sa gitna ng papatuloy na pagbaha sa kanilang probinsya. Pero sabi ng National Irrigation Administration, walang kinalaman ng gate na hindi raw talaga kayang pigilin ng tubig. Sobrang dami kasi nang ibinuhos ng 8 araw na pag-ulan, ayon po yan sa PAGASA. Nakatutok si June Veneracion. Sa ilang araw ng baha sa Bulacan kahit wala ng bagyo, kabilang sa sinisisi na naman ang tubig mula Ipo at Bustos Dam. Partikular na binanggit ng gobernador ng Bulacan ang sirang gate daw ng Bustos Dam. Sira na yung gate number 5, 3 taon na nakakalipas, hindi pa rin. Paano kung bigla na lang may dumating? Mas malakas pa pala dyan. Nakakatakot yun kasi pag bumulag nyo yung mga gates, lubog ang Bulacan. Pero sabi ng National Irrigation Administration o NIA, walang epekto ang sirang rubber gate dahil diversionary dam lang ang Bustos. Kahit wala siyang sira, wala siyang kakayanan na pigilan yung lakas ng tubig na dumarating. Dapat ang tanongin natin, okay ba yung mga drainage? Bakit hindi lumabas yung tubig sa mga drainage? Ayon naman sa PAGASA, kailangan ding pakawalan ang tubig mula Ipo at Bustos Dam na kapwa umaapaw na. Pagka hindi mo siya pinakawalan at bumigat ng bumigat yung tubig dun sa loob ng reservoir, baka masira, mas lalo tayo magka-problema. Paano pag dumating yung summertime, wala tayong tubig. Ang na-release na tubig mula sa 2 dam mula July 27 hanggang August 4, katumbas na ng tubig na kayang pumuno ng mahigit 11,000 Olympic-sized swimming pool. Galing sa mga ilog ang tubig na dumadaloy sa Ipo Dam bago ito umagos papuntang Bustos Dam. Dahil sobra na, umaapaw yan palabas ng Angat River na dumadaloy naman sa mga bayan ng Nor Zagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy. Pero hindi raw galing sa Bustos ang malaking volume ng baha sa Bulacan, kundi sa malakas na ulan ayon sa PAGASA. Ang dami niyan mula July 26 hanggang August 3, kayang pumuno ng nasa mahigit 1,000,000 Olympic-sized swimming pool, malayo sa volume na inilabas ng dam. Problema yan sa Bulacan at Pampanga na catch basin o mas mabawa, kaya sumasalo ng daloy ng tubig. Kahit nasabihin natin na hindi nag-open yung Ipo o yung Bustos, sa laki ng mga pag-ulan natin, maaaring magkakaroon ng pagbaha. Ang long-term solution ng National Irrigation Administration sa pagbaha sa Bulacan ay ang pagtatayo ng bagong dam. Malapit na raw simulan ang bidding para sa 2.4 billion pesos na Bayabas Dam. Kapag wala naging problema, baka sa Disyembre ay pwede nang simulan ang konstruksyon nito. Sabi ng bagong liderato ng NIA, kaya nilang tapusin ang Bayabas Dam sa loob ng 3 taon. Itigil natin sisihan, titingnan natin kung ano yung problema at gagawa tayo ng solusyon. Mahalaga ang mga dam dahil sa iba't iba nitong gamit, tulad ng imbaka ng tubig bilang paghahanda sa tag-init. Kaya good news na nasa normal level na raw ngayon ang mga dam sa Luzon pagkatapos ng matinding pag-ulan, lalo't may papalapit na El Nino. Pero sabi ng NIA, malayo pang mapuno yung Angat, malayo pang mapuno yung Pantabangan, malayo pang mapuno yung Magat. Hindi pa tayo safe. Malayo pa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.